sobra ka naman mga salita. Para ka walang puso. Ako naman ay sa Matthew 24. Dito rin ako eh. Sa Sacred Mother of God na. Dito. Basahin ko sa Tagalog, ha? 27. Matthew 24, 27. Okay, basahin ko lang, ha? 24. Sabi dito, 27. 27. 24. Tama! Tama yan, 20. Sabi doon. Tas. Sinabi doon na, yan o. For us, hindi yan. Pagkayari na hindi na uulitin pa ng Diyos. Pagkatapos ng itong 7 years regulation, hindi na mauulit yan. Kasi, ano bang uulitin? Sabi nga, dito sa panahon na ito, yung first millennium, ano ang mangyayari dito? Ang unang-una, kailangan, bago mangyari ang pagpasok ng tribulation, sabi nga dyan, meron pang mga tanda, may mga paratandaan, bago dumating ang pag-agaw. Sino ang gusto dumaan ang kahirapan, ang tribulation sa buhay? Ayaw nyo? O, dito na tayo sa pray-pray. Amen! Kasi itong 7 years, Jacob's trouble ang mangyayari sa buhay natin. Yan. Nakisama ako. Ayaw ko yan. Dito ako sa pray-pray. Amen! Kaya mga kapatid, dito, pag-aaralan naman eh. Kung saan mo gusto, doon na. Naman, dahil mahal ko kayo, dito tayo. Amen! Pag-aaralan ako ang bago ang mga sabi na dito, may mga palatandaan na bago ang pag-agaw, pagdating ni Kristo, First Thessalonians 4:16, di ba? Dito mang ang panahon na ito, may kaligtasan dito. Mapanag ka, nakiligtas ka, wala pa nga ng ulo. Diba? Dito wala ka ng ulo. Ibig sabihin nun, naharap ka kay Kristo, ang ulo mo nasa likod. Bakit pinpin mo eh? Kasi wala ka ng mukhang iharap dito. Diba? Oh. Ugot mo ulo. Revelation 6:11. Dito, ugot mo ulo. Dito mga kapatid, aralan na ito. Ugot mo ulo, kasama mo ang Revelation 11. Dapat yung Revelation 11 dito. Kaya, dito, upo yung sikat ni Salunyan. Ito, doctrine po yan yun. Yung kapalasan. Ngayon, dito, pwede ka sumabay sa two prophets. Di ba? O, oh, ligtas ka, mapanag ka nga lang.
may palad ka, mayroon parang sawi. Sawi palad, wait palad, palad pa rin. Ito naman, nagpapatawa lang tayo kasi mahirap naman sila. Ito naman ay nagtuturuan lang tayo. Tapos ka, talaga dito. Ang boyfriend, maligtas ka rito. Tao ka nga. Kaya lang para ka na. Tapos gawa yung homing lip. Yung ang marot ka pa rin eh. Dahil bakit ligtas ka? Pero huwag mong sabihin mapanag ka dahil harap naligtas ka sa pagsunog sa mga geraw, lahat ng gutom. Pero, manaka-naka ka pa rin makaligtas. Nadaharap pa kahit Kristo eh. Diba? Kung nalagtasan mo yung sunog apoy, hindi ka piling makaligtas kay Kristo. Baka sabihin, kan, anong ginawang sa lupa? Diba? Eh, wala eh. Ang paniwala ko kasi, kung ano yung dami ng aking dumukul. Pasensya na. Ako'y masaya lang talaga kasama ko kayo. Yun lang siguro. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo.